bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarililin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Julit Estrada Larino. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Present po ang inyong lingkod, Julit Estrada Larino. Para po sa ating programang Dear Ate Juday, ngayong gabi, syempre, alam kong nandyan kayo, kaya mamaya ho ay ihahatid ko na rin ang ating makikipagtsikahan tuwing ganitong araw, no, Miyerkules, tama, Miyerkules ng gabi. Ba't nilang na nito sa ano, sa araw ang inyong lingkod. Anyway, mamaya ang ating mga kasama po dahil gabi niya today, si Coach Andy. Ayan, ang ating tampok na financial coach for Wednesday night, si Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. Mamaya po yan, ha? Antabayanan nyo lamang siya, no? At pag nandyan na agad sa Zoom, eh, papasok na muna. Kaya kung meron kayong mga tanong tungkol sa usaping pangsiguro, of course, in English, insurance. Alam natin lahat yun, ano? Kung may tanong kayo, may mga gusto kayong malinawan tungkol dyan, ano? Eh, mag-post lamang po kayo sa ating Facebook page ng Himpilang May Todong Lakas, TWIZ882. Ayan, live na live po tayo dito sa ating programang Dear Ate Juday. Ayan. Kamusta po ba kayo ngayong gabi? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat, ano? Walang tigit sa lahat. Ang ating buong pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataong ito muli, no, na tayo po ay magkatsikahan. Sabi nga nila, magka-maritesan. Maritesan eh, no? O mga sikat kasi mga marites ngayon eh. Mm-hmm. Ito naman ho ay chikahang may kabuluhan. Ayan, gabi-gabi dito po sa ating programa. Alright, bago tayo lumawag, mga kaibigan. At uy, tayo pala mamaya, no, hanggang mamayang 9:45 ng gabi ang ating programa, no. Bago po o after nito ay ayan, mas pinilag ko na ng maaga ang news update. Ayan, mga tampok na mga balitang dapat nating abangan bago tayo matulog. Ihatid po yan mamaya ni Rashid Loxin. Ayan. Anyway, punta muna tayo, mga kaibigan, sa ating segment na nasusulat. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Ikatlong 1:1-6. Yan po, mga kaibigan, ang tampok na pagmumuni-muni natin ngayong gabi. Ayan, sana po ay, sabi ko nga kanina sa ating pagsisimula, no, tayo ay nasa mabuting kalagayan lahat, ano? Pero kung mayroon man po kayong pinagdadaanan or may mga sakit, eh, patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon at tingin po ang kanyang awa tulong. Eh, lagi naman po tayong kinakaawaan ng Panginoon. So, salamat sa Diyos at sa mga susunod na araw, for sure, ayan, meron na pong solusyon ang ating mga problema. Yun! At huwag kayong mamroblema, mga kaibigan, dahil mag-shoutout po tayo sa ilan sa ating mga tagapakinig. Ayan, tagapakinig, tagapanood dito sa ating programang Dear Ate Juday. Nako,
Unang-una pala, aba, si Angelo Redaha. Angelo, magandang gabi po, Ate Jutay. Happy midweek Wednesday. Keep safe. God bless. From Malolos, Bulacan. Uy, team Bulacan din natin tong si Angelo Redaha. Thank you, Angelo. Aba, ang poging inaanak ko. Naku, oo. Ralph Rubina is watching. Asan kaya sila ngayon watching ng kanyang wifey dear na si Ria Fernandez Ubina? Oo, kasi alam nyo naman, napapakinggan nyo ito, nababati natin kung saan saan lupalop sila naroon. Ayan, nag-e-enjoy pa sila habang wala pang mga little Ralph and little Ria. Ayan, si Kuya Nelson Malino. Kuya Nelson, good evening sa'yo mula dyan sa Virginia, USA. Ayan, thank you so much Kuya Nelson. Hindi lang, yan, kasama ho si Angelo, si Ma'am Ning, Abseri de Leon na nag-e-enjoy pa rin ng kanyang stay dyan sa Hawaii. Si Ma'am Tizan Roman, of course, ng Orani Bataan. Si Kuya June Bringula. Ayan yung mga ating masusugid na tagapakinig. Hindi lamang ng DWIs. Ay, ng Dear Ate Juday, kundi ng iba pang o lahat ng programa kung saan talaga sila matatapat. Siguro pagka walang work, ano? Kung ano mang programang matapat, tune in lagi sa DWIZ 882. Yan ang pilang may tonong nakas. Lahat po ng programa. So maraming salamat. Si ano pala? Si Ronel. Mula dyan sa Minil. Mula dyan sa... Saan nga ba si Ronel? Oo, taga Cavite si Ronel eh. Ayan. Thank you so much po, Ronel, and family, at yung iba pa niyang kapitbahay, yung pinabati ni Ronel dati, Romel Menil. Ayan. Alright, punta tayo mga kaibigan sa ating ilang pa? Uy, ilang araw na lamang po at mag-e-election na. Ang ating election ay May 9. Alam ko pong nakakapakinig kayo sa ating mga paalala, no, na ini-airy po dito sa ating himpilang DWIZ. Ayan, so ang sabi natin eh, Izep, ayan, para dun sa mga medyo lito pa, kagaya ko. Meron pa tayong ilang araw, dalawang linggo. Almost 3 weeks, no, para patuloy na mag-isip-isip. Ayan, hingin natin ng gabay po yan sa ating panel para kung ano man yung sasabihin ng ating konsensya ay maiboto natin ang nararapat po ng mga mamuno sa ating bansa. Ayan, di ba? Oo, kasi pag guided naman po tayo, lahat po yan niloloob ng Panginoon. Kung sinong loobin niya, they will be done. Thank you, Lord, at tayo po ay tutulungan niya, no? Yung ating bansa na mas sumulong pa. Yeah. So, mag-pray lang tayo patuloy. At alam ko naman, may listahan na kayo ng mga pwede nyo, nang gusto nyong iboboto, especially, no? Nang gusto nyong iboto, especially yung inyong senatorial lineup. Yan. Yung inyong mayor na susuportahan, isulat nyo lang din. Ayan. At patuloy naman nating naririnig yung kanilang mga platform. Kasi everywhere talagang puspusan na kahit nga nung Holy Week, diba? Meron pa talagang lumulusot para mangampanya. Anyway, so sa pagboto natin mga kaibigan ng ating paalala, ingat din po kayo ha. Dahil sa mga presinto, ayan, yung ating face mask, don't forget yung... social distancing, ayan, physical distancing, dapat aware ho tayo. Ay, wait ka, baka masyado tayong malapit sa ating kasama unless kamag-anak mo, talagang kasama mo sa bahay, ano. Oo, pero basta ingat lang po tayo mga kaibigan, ha? Teka, oo, si Nati Josie at si Kuya Boy at Guarin, ako, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa inyo pag-antabay sa ating programa. Kasama rin si Jolly Gorin. Ayan. Oo. Oo, sige, saglit lang kasi merong pinuntahan si coach. No? Kaya nga may kung meron kayong mga tanong pa mga kaibigan. Ayan ha. Oo. Isulat nyo. I-post nyo na ho. Ayan. I-comment nyo dyan sa ating... Facebook page, pero isasama nyo na rin i-heart nyo and share nyo para mas marami pong makapakinig at kung ano man po ang magiging sagot ni Coach Andy, later ho
malalaman ho natin, ha? Si Ate Josie Fabra ng Canada, si Christie de los Santos ng Dubai, ayan. Yung staff daw po ng Zion Fruits and Vegetables, naku, sa, oo, ayan po ay pag-aari ni na Arlene at Justin Tylo. Maraming salamat sa inyo. Si Paking Siling, si Lovely, si Ryan, si Johnny, si John, si Annie, si Michael, si Gilbert, si RR, si Alvin Gordin, si Mamar, si Ayok, at si Cherin daw nila. Nangikinig yan sila lahat sa atin sa BWIZ. Ayan. Oo, so, ingat po tayo mga kaibigan. Ay, oo, yung ating Team Bulacan kanina, binanggit pa si Angelo, no? Si Angelo Redaha, si kasama din of course si Rex Espiritu at ang ating patrol number 11 na Nolasco. Ayan. So, unahin ko na rin po mga kaibigan habang tayo po'y nakaantabay kay Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. Oo, yung pagbati natin dun sa iba, yung Team Amado ko, ayan po, yung mga nakikinig na aking pong mga minamahal na classmates na, sa elementary. Kini ko po talaga. Oh, ano yung binabangit ko? Nakalimutan ko yung ating coverage mga kaibigan, ano? Kaugnay pa rin ho sa election. For sure naman meron tayong coverage sa May 9. So, antabayanan nyo po yan. At sana po ay samahan nyo kami sa paghahatid sa inyo ng mga pinakamahiinit ng mga kaganapan mula po mismo sa mga presinto. Ayan. At mula sa pagboto hanggang bilangan, hanggang proklamasyon at sunod-sunod na hanggang meron ng bagong administrasyon. Oo, at mga aktibidad dito, sunod-sunod yan. Tuloy-tuloy po ang ating coverage ng DWIZ, yung pinamayatodong lakas, DWIZ 882. Mm-hmm. Ay, yung coverage ko, sabi ko na nga, ay, hindi ka na nakakalimutan. This Saturday na po yun and Sunday, no? April 23 and April 24, meron po tayong mga tampok na anchors po ng BWIZ na hawak po ng ating coverage on the air dyan po mismo sa ating studio. Alas 6 po yan ng gabi hanggang alas 9 o hanggang alas 10 ng gabi. Kasama mo na, I think si Miss Tala, no? Yung Saldivar, ayan. Yung kasama ni Attorney Topacio. Ayan, ang mga kasama po natin this Saturday. On Sunday naman, si Senyor Ray Pacheco. Basta pa pa naman. Diba? Tambok din po yung mga reports ng ating DWIZ Patrol, si Nadina po, at saka si Jopel Ina Nolasco, ang ating patrol number 11, si Jopel Peleno, ang ating patrol 17, ayan. Kasama po ang buong puwersa ng DWIC. Siyempre, yung ating newsroom at yung ating social media. Kaya kung ano po yung maririnig nyo on the air, aba, may support pa po at higit pa, lalo na ng mga videos and pictures, no? Photos, yung ating pong social media accounts ng BWIC. So, stay tuned lang po kayo mga kaibigan, ha? Yan po sa aming coverage, o sa ating coverage na alam kong sasamahan nyo kami. Yan po yung Pilipinas Debate 2022, The Turning Point. Yan po yung huling leg na, no? Yan yung huling bahagi po ng presidential advice, presidential debate na inihahatid po ng COMELEC. Kasama po ang Vota Pilipinas. Ayan. Yung ating pong coverage, ano, hindi lang pala ang DWIZ, kasama rin yung ating sister stations and home radio stations sa buong bansa. At katuwang din po natin ang magagaling, of course, na ating technical team ng Aliyu Broadcasting Corporation. Ayan. Oo. At katuwang din po natin sa ating coverage na yan ang ating sister station, ang CNN Philippines. So wala na kayo hanapin. So mag-tune in na lang po kayo dito sa ating coverage. Ayan. Sa weekend, sa
Saturday and Sunday. Ito na ho yun, ha. This weekend na ho, ha. Ito ay, hindi pa last weekend and before election, eh, no? Second to the last weekend before election. Ayan. So, mark your calendars na po. Alam kong yung May 9 naman ay nakamark ka na sa inyo. So, yung ating coverage na lang, ano, yung last leg ho ng ating coverage. Ayan. Last leg ng debate na sponsored po, excuse me, ng COMELEC. Ayan. So, sandali lang ha. Habang hinihintay natin ang ating Coach Andy, magbibigyan lang ako mga kaibigan sa ilang pong mga paalala at ang aking pumuling paanyaya sa inyo. Ang inyong mga tanong, inyong may mga concern kayo tungkol sa isyong pansiguro o insurance, aba, yun na nga po, mag-post na po kayo sa ating comment dyan sa Facebook page, yung DWIZ. Ayan kung saan po tayo ngayon. Kasulukuyang live na live at umeere. Ayan o. Ang aking pong muling pakiusap din na aking apila, no? I-heart nyo and i-share nyo para lahat naman po ay makinabang din sa ating tunay na talakayan at makabuluhang marites na pag-uusap. Huwag na po sa mahalagang usapin naman ng pangsiguro. So, Engineer Daniel Tenco at ang ating news center and social media team, ano, bigandaan lang natin lang sa ating mga paalala at magbabalik po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, para po sa ating programang Dear Ate Jude. Dahil syempre sa ating pagbabalik, I'm sure makakasama na natin ang ating tampok na coach, ang ating co-anchor for tonight, si Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. So, dyan lang po kayo mga kaibigan, ha. Magbabalik po kaagad ang ating program, Dear Ate Juday. See ya! Dear Ate Juday. Balik tayo mga kaibigan sa ating pong programang Dear Ate Juday at tayo po yung nakantabay kay Coach Andy, no? Anyway, kung may iba pa rin kayong mga katanungan, basta i-post lang ho dyan. At kung yan po ay concern ni Resident Coach Veronica Mendoza Padua, ipapatid po natin sa kanya yan. At sa susunod na broadcast natin, kasama siya, tsaka kung sasagutin niya yan. Or kung yan naman po ay may kinalaman at kayang-kayang sagutin naman ng isa pa nating financial coach, si Coach Jojo Echeverry, sasagutin din naman po niya yan. Ayan, tungkol po yan sa pagnenegosyo naman na bukas, no? Makakasama natin siya every Thursday night. Alright, may ilan po sa mga balita rito mga kaibigan, ano? Posible raw pong magdulot ng muling pagsirit ng COVID-19 cases sa Mayo ang mababang bilang ng mga nagpapa-booster shot. Ayan po. Ayon po dito kay Dr. Mirna Kabutahe, Health Undersecretary at Chairperson po ng NVOCE o itong National Vaccination Operation Center. Marami daw po ang fully vaccinated lang na hindi pa nagpapa-booster shot kahit bumababa na ang immunity o protection mula po sa nasabing virus. Alright, sa datos po ng Department of Health, nasa 12.6 million pa lamang ang nabakunahan ng nabanggit na dose at mayroon pang 36 million ang kailangang mabigyan nito. Oo, yun nga. Tapos, meron pa tayong ano tawag dito, yung second booster shot. So yan ay pang-apat na turok na, no? Sana against COVID-19. Meron na hong inaprubahan ang FDA na ang ating Food and Drug Administration, no? Na EUA, no? Itong use authorization. Anim na brand po ng bakuna para sa ikalawang booster shot. Yan po yung ika-apat na turo, no? Yan yung fully vaccinated na tinatawag natin yung first and second dose. Tapos meron po tayong booster na isa. Tapos itong pangalawang booster pa sa ika-apat na. Pero nung unahin muna dyan, ano, yung mga nasa may mga sakit at saka yung mga matatanda. Ayan. So, ingat lang tayo mga kaibigan, ha?
O yung ating madalas na paalala sa ating mga kababayan, huwag pong mag-aalis ng ating face mask. Yung iba kasi, no? Oo, talaga namang na willing na tayo, no? Na kala natin kasi porque bumababa na ho ang kaso ng COVID-19, eh tayo po'y wala na rin, kumbaga eh, bumababa yung kaso, wala na rin COVID, hindi po. Nandyan pa rin po ang COVID-19. Ayan, so mag-ingat lang po tayo, ha? Mm-hmm. Samantala, eto dun sa mga nagtatanong sa latest po ng mga disqualification cases po na isinampa, no, laban dito kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Eto nga po, ibinasura po ng Comelec First Division ang huling election 2022 disqualification case laban nga po dito kay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos dahil sa kakulangan ng merito. Ito po ay nilagdaan na Comelec Commissioners sa Corinting, Amy Ferlino at Amy Torrefranca Neri. Ayan, nabatid po na ang nasabing petisyon ay inihain po ng grupong Pudno nga Ilocano. Ayan, o ito yung sa Tagalog ang totoong Ilocano. O, sila po yung nagain ng nasabing petisyon kung saan naging masayang nga po ang anilay pagkakakulong ni Marcos Jr. noong 1995 dahil sa tax-related cases. Kabilang po sa mga petitioners, sina Margarita Salonga Salandanan, si Crisanto Ducusin Palabay, ayan, si Mario Flores Ben, Danilo Austria Consumito, naku, talagang makukonsume na kayo kasi na, ano na, eh, no, na basura na. So, pabor yung decision ng dyan sa petition dito po sa kampo ni BBM. Alright. Magunita po nung Pebrero, pinasura rin po ng Comelec, isang division dyan ng Comelec, ano, sa parehong dahilan din po itong kakulangan ng merito ang disqualification case na inihain laban din po kay BBM sa pamamagitan naman po ng pinagsamsamang petisyon nina Bonifacio Ilagan, Abubakar Mangelin at ng Akbayan. Ayun. Mm-hmm. So, yan po yung latest at ang pahayag po ng company BBM. Ba, syempre, sila po ay kumbaga wala nang tinik na aalalahanin dahil yan yan yung huli na ibasura na si Kulo. Sabi nga, eh, talagang tuloy-tuloy na rin yung kanilang kampanya. Gayun din po yung kampanya ng ilang pang presidential bulsa. O, makikita natin sila mga kaibigan ha, sa huling leg nga. Yung akit po, ulit-ulit ko yung ating huling leg po ng Pilipinas Debate 2022 The Turning Point. Ayan, ang special coverage po ng DWIZ. Katuwang po ang Comelec, ang Vote Pilipinas at ang CNN Philippines. Ayan. So, maraming salamat po sa suporta ng CNN, syempre. Oo, eto ba mga kaibigan, dun sa mga, well, ngayon po ay tag-init, panahon ng tag-init, bagamat meron pang mga manakanakang pag-ulan, ayan. Mm-mm. Ah, oo. Oo, 5 minutes pa daw siya from home si Coach Andy. Naku, sorry Coach. Ah, sige lang. Oo, abal ka lang kung kakayanin pa, no? Oo, pasok ka natin. At least makita ka naman ng ating mga tigupakilig na nag-aabang sa'yo. Ayan. Oo, sige. Ingat ka, Coach, ha? Ayan, talaga naman, no? Naipit din siguro sa traffic itong si Coach Andy. Anyway, tuloy tayo mga kaibigan sa ilan sa ating mga balitang tampok ngayong gabi, no? At mamaya ho, yung mga updates niyan, may mga follow-up at iba pang malalaking mga mainit na mga balita po patutungayan po ninyo sa ating programang News Update right after ng Dear Ate Juday. Yan po ay ihatid po sa inyo ni Rashid Loxin. Alright. O sabi ko nga yung panahon ng tag-init ngayon, no? Pero umuulan-ulan.
Kaya meron pong, well, di ba nga, may mga bagyo nung nakalipas, si Agaton, si Bashang, no? Ano ho ba ang sakit pagka bumabaha? Aba, alam na ho natin lahat yan. Oo, di ba? Kaya mag-ingat po tayo dito sa leptospirosis, ayan, na akala ho natin, sumusulong ka lang din sa baha, pero ang hatid ho niyan ay bukod sa sakit, sana ho ay gumaling agad, no? Pagka tayo po tinamaan ng leptospirosis, yung iba po ay, well, nawawala ho yung, namamatay. Ayan. So, dito naman po sa bahagi ng Davao Region. Naku, eto na, yung malungkoting balita, no? 4 na po ang nasawi na dyan sa leptospirosis sa Davao Region. Ayan, naku. Ingat tayo ha, lalo na yung mga bata, akala nyo magsiswimming kayo dahil baka sa inyong lugar. Pero, no, oh, delikado yan. Ayan na. Alright, ito nga po, mula po dyan sa Mindanao, ang latest. Ano, nakapagtala po ang Department of Health, Davao Region, ng 4 na nasawi dahil sa leptospirosis ngayong taon. Ayon po dito kay DOH Davao Assistant Regional Director Dr. Kerna Manatad. Ayan. Mula ang mga nasawi po ay nagmula sa mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao Occidental at lungsod po ng Davao. Kumpara noong 2021, mas mataas daw po ang naitalang death toll ngayong taon. So ingat po tayo. May mga, yung iba kasing lugar, ano, patuloy na bumababa ang bumababa kasi pag umuulan, bumabaha, sulumulubog yung mga lugar, ano. Kaya nga yung iba sabi nga nila, naku, pataas ka ng pataas ng bahay, kaya lang buti kung yung iba nating mga kababayan, syempre pagka nagpaayos ng bahay hindi naman kung magkano lang yung gagastasin dyan, ano. Anyway, oo, pag nagpataas ka pa rin ng bahay yung ilan sa ating mga kababayan, yung ibang bahagi, no, ng dun sa lugar bumababa. Oo, bumababa din. So, mas prone, ayan, sa pagbaha. Oo. O, sa Mandala, ang mataas pong insidente ng pagkamatay, ayan, ay dahil po nga sa masamang panahon na nagdudulot nga ng pagbaha sa nasabing rehiyon. Mm-hmm. So, ingat po tayong lahat mga kaibigan, ha? Oh, eto naman, dun sa, nagtataka ho tayo, marami yung nagtatanong din sa atin, ano, bakit daw masyadong, oo, sandali. Oo, ayan, bakit daw hindi pa rin nauubos ang mga droga, no, sa iba't ibang form. Nakikita mo, may nasasabat na ecstasy pills, may ibang droga, no, na uri pa na well, nakukumpiska sa mga operasyon, at yun naman po nahahatid ng DWIZ, no. Yung iba nga ang social pa nagagaling pa sa ibang bansa, yung mga ecstasy pills na yan na nasasabat, ano, na inireport po ng ating patrol number 45 Raul Esperas, no. Ito naman po ilan sa teka lang ha, nawala yung aking kopya. Itong nasamsam na droga, no? Ayan, ilang po sa tampok pa nating balita. Mm-hmm, teka, hanapin natin yan. Pero, dun sa mga, dahil usapin ba rin noon ng pagbaha, no? Oo. Itong antas po ng tubig sa ilang dam, bumababa pa rin daw kahit na umuulan. Kasi ang pag-ulan naman ho ngayon, kumbaga isolated, no? Hindi siya yung isolated rain showers na tinatawag. Hindi yung kala mo umulan sa Maynila, umulan din sa Caloocan na boundary at sa Quezon City na boundary din, ano? Oo, ganun. Ang sinasabi nila, sabi mo ng pag-asa, ano? Talaga naman, umulan dito sa Maynila, not necessarily uulan nga sa ibang lugar. Pero meron naman din mga parehong lugar, kaibang lugar na inuulan.
Ayan. So ito nga po ang report ng PAGASA batay sa kanilang monitoring, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang mga dam sa bansa. Ayan, ayon po sa PAGASA, bumaba po sa 194.92 meters sa antas ng tubig sa Angat Dam. Yan po ay mas mababa kumpara sa 195.01 meters kahapon. Ayun, mula naman sa 78.80 meters ay naging 78.79 meters, so 1.01 meter ang meter level o water level dyan po sa La Mesa Dam. Ayan, baga rin daw pong bumaba ang andas ng tubig dyan sa Ipo Dam, ang Buklaw, sa Pingas, San Roque, sa Pantabangan at sa Caliraya Dam. Kahit naman mababa pa sa normal o sa normal high water level ang tubig sa Magat Dam, ay nagpakawala pa rin po ito ng tubig. Ayan. So, ilan lang po yan sa ating mga balita. Oo. I-check lang mo natin ha. Baka nandyan na si coach. Madali. Medyo sabi niya na, pasensya na at kung makakahabol pa. Oo. Mm-hmm. Ay, kanina pala, postponed, ano, yung laro sana, no, ng dyan sa PBA. Ayan, ayon po dito kay PBA Commissioner Willie Marshall, nagkaroon kasi ng sunog na nagmula po sa construction site malapit dyan sa Big Dome o itong Araneta Coliseum at nakapasok na ang usok sa nasabing venue. Ayan, kaya eto, hindi na itinuloy itong o suspended na yung iba pang laro dyan sa PBA. Ayan, doon sa mga nag-aabang, ha? Mm-hmm. Ito naman mga kaibigan, ito yung ating binabanggit. Ay, hindi pala ito yung pinaka, ito nga, yung halos 16,000 na po na drug suspects na aresto sa unang quarter po ng 2022. Yan po ay mula, tignan nyo na, sabi sa inyo, dami pa rin eh. Oo, diba, napansin nyo yung mga kaibigan sa mga balita, hindi nawawala ang balitang pagkasabat po sa droga o mga illegal drug operations po ng ating mga otoridad. Patuloy din naman yan, ano? Oo, ayan. So, eto nga po, 16,000 first quarter, that's from January to March. Ipin lang tayo ngayon, 2022. Ayan, so 16,000. Ayon po sa report ng PNP, nasa kabuuang pong 15,949 na hinihina ng drug personalities ang kanila pong naaresto sa unang tatlong buwan nga ng taong 2022. Ayon po sa PNP, tatlong butisa sa mga itong nasawi sa may kinasang police operations. Nasa batuloy ng PNP, ang illegal substances na nagkakahalaga ng 1.63 billion pesos, imagine niyo yan ha, sa 12,858 na operasyon mula po Enero hanggang January 1 hanggang March 31. Ayan. So maliban po dito, nakumbiska rin ang 1,476 na mga armas mula po sa iba't ibang grupo, crime groups, ano, private armed groups at local terrorist groups, kung saan 2,542 individual ang nadakip. So nala, iniulat naman po ng iniulat pa rin ng PNP, no, na umabot naman sa 1,235 na miyembro ng local terrorist ang sumuko. Ayan, so dalawa yan, drugs at insurgency, ano. Ay, nice nating batiin pala si Doc Ray Salinel. Doc Ray, ayan, thank you for watching, ano, dito po sa ating programa. Oo, anyway, time home na daw. Okay ka na ba, coach? Sige, bigyan lang natin ng okay na. Okay, sige coach, naku, magpahinga ka na, pasensya na. kung carry mo pa ba? Oo. Ayan, so mamiss lang natin si Coach Andy, ha? Teka. Ayan, pasensya na kayo, naku. Oo, sa mga nag-aabang kay Coach Andy. Ayan, so sabi natin
mag-rest muna siya. Pero next week, makakasama na natin siya dahil ilang minuto na rin lang naman tayo, no? Mm-hmm. So mag-aatin na lang ako ng ilang mga balita, mga kaibigan. Dito sa nalalabing ilang minuto na ating programa, ayan. Oo, naku, oo. Ano na, oras na natin? Naku, coach, oo. Pasensya na, coach, ha? Oo. Mm-hmm. Ayan, so mga kaibigan. Ay, oo, thank you. Dagdag pa natin sa ilang pang malalaking balita. Ayan. Oo, nabanggit ko itong anim na brands, no? Ng vaccine na pwede raw gamitin for second booster. Oo, kabilang dito, ayon po kay Dr. Mirna Kabutahe, Health Undersecretary nga at Chairperson ng National Vaccination Operations Center, Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca, Sputnik Light, at Janssen. Yun yung mga unang ginamit natin ano, sa first two shots at saka yung unang booster. Ayan. Sabi ni Dr. Mirna, Yusek Kabutahe, handa na ang guidelines para sa rollout nito at hinihintay na lamang po ang final recommendation ng Health and Technology Assessment Council or HTAC. Ayun. Thank you so much kay Rashid for the support ng ating news center at ating social media. Ayun daw, dismayado ang ilang commuter sa ipinatupad na window hours. Ayan na. Yung iba pang mga detalye niyan, mga kaibigan, malalaking mga balita, antabayanan nyo, ihatid po ni Rashid Loxin. Samantala, dako na po natin ang ating segment na gabay natin. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At dyan na po nagtatapos mga kaibigan ang ating programang Dear Ate Juday ngayong gabi. Naku, ako lang po ang inyong nakatsikahan at siyempre kailangan natin ng expert sa mga ganyang magagandang o malalaking usapin tulad po ng insurance. Ayan, na lahat po ay nag-aabang. Inaabangan niyang issue yan. Pero yan po ay sasagutin na lang next week na ating coach, Andy. Coach, pasensya na. Oo, naku, Ralph and Rhea daw nasa UK pala. Ayan. Alright, thank you so much. Naku, baka naman mag-overtime pa tayo. Oo, mamemohan na ako ni Rashid Loxin. Ayan. Thank you so much sa mga nakasama natin sa News Center. Si Rashid, si Mara, si Ariam, si Angge, si Hyacin, si May, si Abby, at si Isha. Sa ating Sokmed, si Joanna, si Jam, si Allen, at si Chai. Sa ating technical naman, si Engineer Daniel. Thank you so much sa inyong support, ha. At mga kasama po natin dyan sa Transmitter Site sa Obando, Bulacan. Siyempre, ating team bahay, oo, si Anthony Larino, and of course, ang aking unikaya, Iha, ang aming unikaya, si Judy Antoinette Larino. Siya po ang aking technical director dito sa ating setup na broadcast from home para sa inyo mga kaibigan sa ating programang Dear Ate Judette. Alright, susunod na nga po ang programang news update. Ayan, nagmamadali na ako. Nag-aabol na naman. News update. Kasama nga po si Rashid Roxin. Ingat po tayong lahat. Una tigit sa lahat ang ating pasasalaman sa Panginoong Diyos sa pagkakataon muli. Good night mga kaibigan. Bye. See you tomorrow with Coach Jojo Echeverry. Bye. Ingat po tayong lahat. Dear Ate Judette.